para sa amin kasi, yung musang, kung meron siyang prey o meron siyang gustong patayin or pagkainin, is andun yung patience niya. Paano ba talaga tumugis ng isang kalaban? So makikita natin is pulang-pula yan. Yung mga dugo at pawis na naibigay ng ating mga kapwa rangers dito sa Scout Ranger. Anong meron kami na wala sa iba? Yung tinatawag naming brotherhood, yung samahan na wala katulad. Si ma'am, is ano yung ma'am eh, yung sa reception right, eh, naka-prepare ako that time. Then, mayroon akong tinagong Cloud 9 para sa pagkain ng, ano, ng sili. Then, yung sa Gatorade, inano ko lang doon sa, ano, doon sa may mga basura, inano ko doon, nihalo, para in case maka, pag pinayagan ako pumunta doon, magsumuka. Doon na ako mag-ano. Bago mag-PFC, nag-signify na ako niyan. Actually, dati gusto ko man mag-ranger. Pero yung nalangan pa ko dati bago private ko kasi hindi ko pa alam yung nakikita ko sa TV dati. Parang natatakot din ang kaming ranger. Kahit regular na sundalo na kami, iba pa rin yun kasi pagdating dito sa school ng SRTS, walang officer dito, walang senior. Kahit yung junior mismo sa'yo, pwedeng gumalaw sa'yo. Yung sa first week namin, nagano kung parang inano kami ng mabilisan na ano yung mga subject, then sa ano ngayon ili-lecture ngayon, then mamaya exam, meron siguro mga 70% nakakapasa, then pagkatapos retake, then doon naman sa land navigation is medyo risky yung iba na ano sila na bibitin sila sa oras. So yung first time ko mag-reading, nagbagsak din ako dyan. Tapos nag-retake lang ako, sa nagsikap din ako, nagpaturo ako sa mga opisyal na iba na kung paano gawin, anong gagawin para makuha ko yung mga Gold Charlie. So natuto naman ako ngayon, medyo may tiwala na rin ako sa sarili ko ngayon. Nung naghanap sila ng volunteers, it was really compelling that I have to volunteer. Kasi wala eh, kung hindi ako mag-volunteer, sino eh, apat na kami nag-volunteer nun eh. So, I had to volunteer and I really had to answer the call.
And yun lang sa akin, yung parang pagiging scout ranger ko lang noon time na yun is to parang ano lang, parang siguro to please our unit, or siguro being pride to our unit, or bigyan sila ng ano ba, parang it's just para symbolic lang siya ba? Inaayos po namin sir yung gamitin namin sa mountaineering. Dala namin yung rucksack na gamitin namin dun sa Madlong River. Itong rubber mat sir, tsaka poncho, tsaka ibang medical kit. For example na hindi man sa pinapanalaan, masugatan, may pang first aid tayo dun. Hindi nakabahan kasi simple, hindi nga tayo, sabi nga nila, hindi tayo perfect po sa lahat ng training. Hindi ganun lakas natin, hindi araw-araw may lakas tayo. May kaba tayo kasi simple, tao nga tayo. Pero gagawin namin kasi isang, yung gagawin namin ngayon is part ng training namin as sa Intel. Scout Ranger is napaka talaga napaka mahirap. Pero sa akin the best way to na sa sarili ko na itawid ko yung kung saan talaga yung katab ng sarili ko, ang isip ko at saka ng puso, kailangan din yun para maging magtatagumpay ang lahat na aming gagawin. Challenge to para sa akin lahat. Si Jordan! This is Jordan! Come on, Jordan! Jordan! Experience dati, ma'am. Mula sa Jinsan po na ako. First time ko talaga, ma'am. Nag-audition ako sa Philippine Idol. Yung wala talaga ako, umaya talaga. Pero nakita ko sa TV, sabi ko, kaya man kaya ng iba ng pre-concurs niya. Parang yung maganda mga makaiba. Yun, sinubukan ko, sakaya ako ng bus papuntang Jinsan, yung Alidi. Tapos nakayo, subukan ko. Pero ito lang ganun, nandibdib ko ba? Tapos sa kapila may mga number, mga prevalent 19 ako. Tapos makita ko sa stage, at ginawa ng apelido ko, prevalent 19, tapos makita ko. Ang kanta ko, mga kanta ko, GR. Nagpapaalam ka. Ganun. Doon nagsimula yung kapila yung sarili ko ba? Pag nakarating ako sa MCBN. Sa Parinyaki, pero hindi ako hindi na ako na-live sa TV. Malapit na sana ako i-live. Pero pagdating doon, alam ko na yung strategy doon, palakasan yun pala. Yung mga staff ng MCBN, yung mga hawak-hawak ng bata na mga contestant ba? Sabi ko, kailangan ko lang, hindi mo at least na may talim ko din ako sa ngayon. Kung hindi ko makuha ang talim ko ngayon ng mag-arabay, tapos anak ko. Ben, kakata ako. Ang pag-ibig ko ay alay sa'yo lamang. Ang kayagi. Ako yung pagkakasawalong mag-iag. I-alat yung proses. Alat. Pabertikan mo! Sabi kadami ng cover, ilang beses siya nag-recover, di maata. Pag sunod ko, pinapabahan ako, pagkawak ko ng lubid. Kahit na organic ako, sanay man kami dyan, kabisado namin yung pagdaan ng mga lubid, commando call. Nakaramdam pa rin ako ng kaba kasi, yun nga, mahaba yung tatawiran. Nakakalay. Kaya yung pagkawin ko,
kinabahan din talaga ako kahit na hindi kabisado na namin yung pag-perform ng commando call. Sabi niya, gamit talaga yung pag sa mga bundok. Kasi minsan may mga movement yun na hindi mo na-expect na malalaglag sa ganyan. Malalaglag ang river. So at least pag may gano'n na incident na alam mo yung gagawin mo kasi na-perform mo dito sa amin. So, kumbaga parang may stock knowledge ka kung paano gagawin niya. May mga times na tatamid ko yung walang tulay. So, at least dapat alam mo paano talaga mag-crawl sa talik, sa lubid. Tsaka, pag lalaglag ka, alam mo paano mag-crawl. Yan, iisip ko lang, yun lang. Tapos din yun, sige lang. I-perform lang, laban lang. Tsaka, enjoy mo lang. Lalo pag sa COVID, enjoy mo lang. Para hindi ka talaga kumbaga yung sa so dito, bala main condition yun ba? Isipin, laruin mo lang talaga para makago ka pa rin naman. Para in case, pag nag-operate kami, akit kami ng bundok, walang daan, kaya namin umakyat, mapabangin man yan, o mapapatag, mapabangin, paklift, kayang-kayang akitin ng mga rangers. So that's why, bata pa lang ako, gusto ko na talaga rin maging scout ranger. Ginaya ko lang din yung father ko na former enlisted personnel. So idol ko talaga yung mga scout ranger, kaya andito ako ngayon, tinatry ko yung magiging scout ranger. Pinaka number one nag-motivate sa akin is of course yung family ko. So kasi ito yung trabaho din namin. So dito kami kumikita. So ginagawa ko rin kasi itong magiging sundalo. Ito trabaho. Bukod sa pagsiserve sa Pilipinas, ginagawa ko rin ito para mapagbigay ng pangtustos sa pamilya ko. So ginagawa ko ito lahat para sa kanila. Yung purpose kasi nito, like mga river crossing, malakas yung tubig. So kailangan namin mag-perform ng ganito para makatawid kami sa kabilang ilog. So ito yung purpose ng komando. Yung about naman sa traversing, ganito rin sitwasyon, malakas yung tubig, kailangan namin tumawid. So kailangan namin magawa ng traversing para makatawid kami sa kabila. Sa ascending, saka descending naman, like ganito yung lugar, yung as in mabato talaga. So paano kami makaakyat doon na safety kami? So kailangan namin magtali para makaakyat kami ng safety. So gamitan namin ng prosig, tsaka safety line bulline para makaakyat kami sa taas. Tapos ascending, descending pagpababa na naman, kailangan namin mag-safety pa rin, rappel set, tapos gloves para pag-perform pagbaba, safety kami makababa na dalagang gamit. Gamitin namin ito, pag dinadala namin, ganito ang pagdala namin, ito yung tinatawag namin na Ranger's Carry. Kung paano namin dalhin yung tali na ito. Ganun lang, ito yung ginagamit namin na tali. Tapos kung paano ilagay sa tawa namin para gamitin namin, ganito lang mo. Ito yung tinatawag namin na tali nito, tawag namin dito is Sergio Nat. Ito kasi yung testing lang ginagamit namin dito. Tapos ilagay namin dito sa ilalim para ganun lang yun. Ganito yung gamit namin. Kasi dapat matibay kasi yung bababa namin is hindi siya pantay at saka yung akyatan namin hindi rin siya sabihin natin tubig. Kasi yung akyatan namin is bato. Kung kami kanan kami, hindi namin dito ilagay kasi andito yung lakas namin. Dito kami gumagamit ng panghigpit namin. Ito yung ginagamit namin dito. Sabi ko sa inyo na strong puso, magsusurvive tayo. Kaya yan. At sana, mas
nakasurvive po yung training na Scout Ranger. Hindi ko na inahangad ang yaman sa mundo. Pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap ko.